Huwag double standard. Even hand. Equality. Justisya para kay Degamo. Justisya rin para kay Tevez. O ito, galing kay Atty. Topacio. Huwag naman ganon, SOJ. Eh, dinidemonize ninyo. At si Abalos nga, nagsalita pa nga ng may demonyo. Eh, no? Bagamat hindi niya naman tinukoy na ito'y si Tevez. No? Pero alam naman natin, ang sinasabi niya ay mastermind ay si Tevez. O, sinasabi naman nila yon, pinangalanan naman nila yon. Eh, huwag naman sanang ganon. Maalala nyo po, kanina, ay hindi ko lang na-live, merong panggigipit na ginawa sa mga tauhan ni Tevez. Eto na, okay? Eto na ang panig naman ng kabila. Kaya nga sabi ko, lagi sa bawat marites, sa bawat kwento, sa bawat pangyayari, dalawa lagi ang side. Ngayon, ginigipit naman itong panig nila Tevez. Pinipwersa, ha, sinasabihan itong mga nahuling tauhan na ilaglag si Tevez. Secretary Abalos, para sa ito, manakinig po kayo, may sasabihin si Atty. Topacio. I am respectfully imploring Secretary Abalos. Kami po dito ay mga kamo abogado, you know what that means. We are officers of the court. Sa harap ba naman itong Department of Justice, sa harap ng bandila ng Pilipinas, gagawa kami ng mga business accusations na maaring maka-apekto sa aming karir. So please, I do not believe at this point na meron po kayong kinalaman dito sa panggigipit na ito. So under you po ang mga kapulis. Secretary Abalos, wala kayong kinalaman sa panggigipit na ito. Pero in short, ang ibig sabihin po ni Atty. Topacio may panggigipit. Ginigipit daw ang pamilyang Tevez. Hindi niya lang dinerecho at hindi sinabi niya hindi si Abalos. Pakitignan po itong ginagawang ito, please lang. Oo. Because justice has to be administered with an even hand and a fair eye. To all concerned, justice kay Degamo, justice din kay Congressman Tevez, at justice sa lahat, lalo na yung mga maliliit na naiipit dito sa umpugan na ito. Yun ang sinabi ni Atty. Topacio. Tapos ito, yung fugitive, ha? Okay, sinabi ni SOJ, ugante na ito si Tevez. Fugitive na. Ano ba ang definition ng fugitive? Ito, dinidefine ni Atty. Topacio. A fugitive is one, according to Black's Law Dictionary, who has committed a crime and is evading the legal processes. Who has committed the crime is evading the legal processes. Una, napatunayan na ba siya ay may kinumit na crime? Evading legal processes. Meron na bang na isang pangkaso? Meron na bang warrant of arrest? Paano mo masasabing nag-commit ng crime si Congressman Tevez? Wala pa ngang finding of probable cause. Wala pa pong probable cause. Isipin mo, ang SOJ ay magsasalita ng pugante na si Tevez. Na supposedly, ang SOJ ay dapat nakagitna. Hindi po ako nagsabi niyan. Ha? Huwag po kayo magalit. Una, ang nagsasabi niyan, batas. Pangalawa, sinabi rin niya ni Atty. Topacio. Sinabi rin niya ni Atty. Panelo. Dapat po tayo ay nakagitna. Impartial. Eh, yung pagsasabi mo pugante si Tevez, dinisisyonan mo na yan. Paano pa kayo maghuhusga? Paano pa nyo bibigyan ng fair trial itong kampo ni Degamo at ni Tevez kung may husga na kayo? At yung panguhusga nyo po, eh hindi naman po ata dapat kasi advance. Ang tanong, eto lang tanong, may warrant of arrest na ba? Yun po ang ine-explain ni Atty. Topacio. May probable cause na ba? Baka kasi hindi ko alam. Baka mahina ako sa research. Ang gobyerno natin, medyo ano talaga? Paano masasabing he's evading legal processes? Narito po kami sa DOJ. Through his lawyers, he's participating in the preliminary investigation. Andito yung mga lawyers sa DOJ. Akampo nyo, DOJ. Andyan yung mga lawyers. Nire-represent si Tevez. At hindi po kailangan si Tevez dyan. Nasa batas po yun. Hindi ako nagpauso nun, ha? Nasa batas. Hindi kailangan si Tevez dyan. Abogado, okay na. Alam ko, alam nyo yun. At sinabi yan ni Atty. Topacio rin. Huwag kayong magalit sa akin, ha? Tina-translate ko lang sinasabi ni Atty. Topacio. Nagpa-participate po sa preliminary investigation. Nandiyan po. Pati nga sa ano, sa ethics, dyan sa kongreso, gusto niyang umattend via video. O, hindi naman siya pinayagan. Na pwede naman. Allowed naman yan, ginagawa naman ng iba. Pero kay Tevez, hindi pwede. Eh kayo ba matanong ko, hindi ba nagiging bias? Lagot ka, Atty. Topacio. Mamaya, sasabihin, drama ka ng drama. Hindi kasi ganyan pong nangyayari ngayon. Pag ikaw kumontra, drama. Pag ikaw kumontra, bayad. Yan ang sinasabi ng mga trolls saka mga bashers. So dapat oo ka lang sa kanila para kang tuta. At kinilala naman kami bilang mga kinatawan ni Congressman Tevez. So there are no
cases filed and there is no evasion of legal processes. Even sa Committee on Ethics, he was willing to explain his side via video teleconferencing na allowed naman ang rules. But sadly, hindi siya pinayagan. So, ang akin lang naman, in the meantime nga na hindi pa tapos yung investigasyon, baka pwedeng nga at tahimik lang po tayo. Kaya tumahimik kayo, pinatatahimik na kayo ni Attorney Topacio. Pwede ba? Habang iniimbestigahan niya, pwede ba tumahimik muna kayo? Ay, pustahan tayo. Gusto mo, Attorney Topacio? Araw-araw yan, press con. Oh, magbabakante lang yan sa mahal na araw. Tapos banat na naman siya, press con. Oh, hindi ako nagsabi, si Attorney Topacio. Pwede ba? SOJ, habang iniimbestigahan yan, tumahimik muna kayo? O sinabi po yan ni Attorney Topacio, inulit ko lang. Kasi hindi naman to dapat sa media sinasabi. Kasi sasabihin nila, Kocholi, abogado ka ba? Kocholi, taga Negros ka ba? So may karapatan lang magsalita nito? Taga Negros at abogado? Papakita ko, abogado po nagsasabi, tumahimik muna. Okay? Eh, yan ang mahirap sa atin eh. Gusto nyo, oo lang ng oo eh. Pagkontra sa inyo. Because the Department of Justice should administer justice equally to everyone with a fair hand and an even eye. We commiserate with her. Alam nyo, namatayan siya. In her grief, eh, baka kung ano-anong nasasabi niya. Pero sana naman, wag reckless. At wag siya ngayon kasi baka tayo ay nakaka-impluensya ng investigasyon. Kanya nga... Baka nga ganun ang ginagawa, Atty. Topacio. Baka ba? Madam, Mayora, wag ka namang reckless. Yun ang sinabi ni Atty. Topacio. Wag kang reckless. Nauunawaan namin, kayo namatayan. Kayo ay grieving. Kayo ay nagluluksa. Halata naman sa itsura ninyo, kayo'y nagluluksa. Halatang halata. Sa inyong demeanor, pananamit, make-up, halatang halata naman namin kayo'y nagluluksa. Nauunawaan namin kayo. Pero wag naman sanang salita ng salita. Kasi kasunod niya, wag naman sana puro excuses. Tama na muna. Mamaya sasabihin na naman. Instead na makiramay kay Mayor, tinitira. Hindi naman sa ganon. Pero kasi gumugulong na yung ano. Hindi dapat salita ng salita. Yan po ang punto ni Attorney Topacio. Nagsalisalita ka doon. Binigyan mo na ng presyo yung ulo ng inyong mag-anak. Po, nung isang araw, na narito kami at nakita namin na naririto siya at kausap niya si Secretary Remulla. Sabi namin, dapat kung kinakausap mo yung complainant, eh, di kausapin mo rin yung subject ng investigasyon. Wala namang mawawala. Di ba sabi niya, tumatawag, ayaw niyang kausapin dahil puro kadramahan. Eh bakit naman ganon? Eh, hindi ba, siyempre, namatayan si Mayor Janice, may konting drama rin yun. Wala. Nag-gets nyo? Ah, eto pa. SOJ, si Attorney Topacio nagsabi niyan. Uulitin ko lang kasi parot ako. Bilang isang ikaw ay ata yung kayo ang parang magja-judge diyan, bilang parang ama ng isang pamilya, dapat pag pinakinggan mo yung isang anak, papakinggan mo rin yung isa. Kasi hindi naman convicted pa yung tao eh. May probable cause na po ba? Hello? Meron na po ba? Di ba wala pa? Okay. Dapat, kung kinausap mo yung isa, kausapin mo naman yung isa. Eh, ang point, tama na yung drama. Huwag na mag-drama. Ayun po ang sabi ni Attorney Topacio, eh, siyempre namatayan yung isa. Normal, may drama din yung isa. Eh, sana, binigyan mo naman ng chance, ha? Yung isa, kung may drama man, pinakinggan mo rin yung drama. Sa ngalan ng fairness, bilang parang tatay, pakinggan ng parehas na anak. Ulitin ko lang po doon sa mga abogado na nakakalimot. Ano ang definition ng due process? It hears before it condemns. Paulit ko, baka kasi nakakalimutan ng mga magagaling nating abogado. It hears before it condemns. Lahat po yan. Ito, papangako ko sa inyo. Yan ang tayo natin. Kahit po may susunod na namang kaso, doon tayo ulit sa suspect until proven guilty. Pero pag napatunayan naman, ako mismo magsasabi sa inyo, ikulong nyo na yan. Pag napatunayan na, sige, lahat ng legal, gawin nyo sa taong yon. Kay DJ Bantag, kay Tebes, kay doon kay Jobelin, kahit sino susunod pa. Kasi ang lumalabas ngayon, ipaiksiin ko lang yung mga explanation ni Attorney Topacio. Oh. Although hindi niya directly sinasabi, pinaparot ko lang, explain ko in layman's term, maunawaan ng iba, ang dating ganito. Lagi nating pinangungunahan ang mga bagay-bagay. Hindi tayo nakagitna at tayo ay laging papreskon. Ganun lang kasimple yung sinasabi niya. Pinaganda lang niya.
Ha? Binigyan lang niya ng palaman. Ayos yung pagkasabi niya, hindi lang niya dinirek. Pero kung diretsahan ang salita, ganun ang ibig niyang sabihin. Na pinangungunahan natin ang mga bagay-bagay, convicted na agad yung tao, tapos puro press con. More pa, press con.